sekarang yang mau bahas yang kuliah. Hi guys, wait lang ah, nag-aayos lang tayo. Paangat lang tayo. Napapaba naman tayo, no? Ayun. Okay. Thank you. Nagkaroon tayo ng technical difficulties kasi ayaw sa flip. Ito. Hindi siya nababasa. Pero parang lag. From phone, pero pag... Ayusin ko lang. Hi guys, good afternoon. Today, ito ang ating topic. So first muna, papakilala muna ako. So, program natin today is how to start your veggie garden coping up with the lockdown today hanggang April 30 and maybe mag-extend pa siya. So, di natin alam. Kaya, mas okay na mag-start tayo mag-garden today. So, ako nga pala si Bea. Bea Macalino Buni. So, in-start ko tong advocacy ko last year, 2019. So, mga 3 years na rin ako nagtatanim since 2017. Ayaw makasama ang internet. Oo nga, medyo mahina yung internet, medyo nakakainis nga. Pero, okay lang yan. Baka umukay din mamaya. So, ayun. Started 3 years ago, 2017, nagsimula ako sa hydroponics. So, dun ko nakita na madali lang pala talaga mag-garden. Advocate ako ng urban organic gardening. So, hindi ako gumagamit ng fertilizers and kung ano man. Hello guys! Ayun, saan ako nagtatanim? So, nagtatanim ako dito sa likod ng bahay namin. Backyard gardening, urban organic gardening ginagawa ako. Container lang ako nagsimula. So ngayon, inaayos ko yung ibang pwesto namin dito sa likod ng bahay. Ginagawa ko silang planters, like raised beds, ganun. So ano nga ba mga experience ko, bakit kayo nakikinig sa akin? Hindi naman ako expert. Hindi ako nagtapos ng agricultural courses, pero nagsimula lang ako kasi gusto ko. Sana kayo rin. Isa akong graphic designer, freelance, kaya marami akong oras magtanim. Last year, nagsumali ako sa workshop sa May Villar Sipag. Ayun, for 12 weeks yun, sa Villar Sipag Farm School dito sa May Las Piñas. Pero actually, Bacoor na siya. Pero isang tawid lang siya. Ayun na, yung farm school na, galing dito sa Las Piñas. Hello guys, narinig niyo ba ako? Hindi dumating yung mic ko eh. Baka bukas na lang. Ayun. Noong 2017 din, nag-hydroponic seminar ako sa may GMA Cavite.
more on snap hydroponic siya. Ayun. So, napakilala ko na sarili ko. Inuulit ko, hindi ako expert. So, ginagawa ko lang to dahil gusto ko siya, gusto ko makatulong sa ibang tao. Paano mag-start ng garden? Based on experience lang lahat. So, kung di ko ma-provide yung mga technicalities, may Google naman. Nandito lang ako para mag-explain na aking experience and makatulong sa iba. Ayun, thank you guys, narinig niyo ako. Medyo lag lang, sorry ah. Ayun, meron na tayong 38 viewers. Noong oras na 4:37, sakto pala ako. Ayun, so start na tayo. First topic natin is how to start your veggie garden. So, meron tayong tatandaan na 5S. Ano tong 5S na to? Meron akong kodi ko dito. 5S. First is selection. So, sa selection, ito yung pagpili ng tanim na gusto mo. Kung anong vegetable ang gusto mo, simulan, tanim. So, yung sabi nga nila, grow what you like to eat. Ano ba gusto mong kainin? So, kung mahilig ka sa ampalaya, why not? Kung mahilig ka sa lettuce, mahilig ka sa sitaw, mahilig ka sa okra, sa talong, sa kamatis, go lang. Bale, ang mga madaling itanim is beans, lettuce, tomato, talong, halos lahat pala. Ayun, medyo madali lang sila itanim actually. Kailangan mo lang magsimula. At saka kailangan mo rin ng magandang soil. So, first natin is selection. In Tagalog is pagpili ng itatanim. Okay, next is site or location kung saan ka magtatanim. So, maghanap ka ng lugar sa bahay niyo na every morning kaya mo puntahan or yung accessible lang sa'yo sa gilid ng bahay niyo, sa likod ng bahay. Ayun, sabi nga nila, magtanim ka somewhere you pass each day. So, kung 10 minutes every day na napupuntahan mo siya, ibig sabihin, kaya mo siyang alagaan. Tapos, if it's out of sight, it's out of mind. So, kung malayo yung tataniman mo, wag na lang muna kasi mahihirapan ka rin. So, isa rin sa location is dapat malapit siya sa source ng water. Yun ang mahalaga. Next is size. So, size. First thing, kung gusto mo magsimula ng vegetable garden is start small. So, pwede kang magsimula ng container gardening muna or raised bed na maliit. Tapos, kunwari, sa first year mo, nakarami ka na ng harvest or natuto ka na rin. So, next year, graduate ka na. Pwede ka na magtanim ng mas maraming varieties. Ganun. So, sa size, start small muna. Yan ang pinaka-importante. Don't start big. So, next soil. So, para maging fertile yung soil mo, kailangan mo ng compost. Compost or mga fermentation na ginagawa natin, like mga concoction na organic, like
fermented fruit juice, fermented plant juice, or kalpos. Ayun, marami rin naman, fish amino acids. I-discuss ko yan sa mga susunod nating episodes. So, paisa-isa muna tayo. Dito muna tayo sa simula. Ayun, pinakamahalaga is fertile ang soil and well-drained. Hindi pwede yung garden soil lang na bibili mo sa mga nag-landscape na yun lang yung gagamitin mo. Kailangan mo siya haluan ng kokopit, CRH, vermicast para gumanda yung soil mo at saka yung roots is makapag-spread sa ilalim. Hindi pwede yung matigas. Hindi rin pwede yung mabato. Yan. So, last one, last S sa 5S natin is... Siyempre, yung pinakamahalaga. Sun. Araw. So, siyempre, ang bawat tanim ay kailangan ng araw. Pag indoor ka naman, kailangan mo ng spectrum lights. Pero, pag nagsisimula ka, medyo mahal yun. So, baka hindi ka lang din tumagal. So, ayun. Most veggies grows best at least 6 hours of direct sunlight per day. So, maghanap ka ng location mo na maganda yung araw, maganda yung sunlight. So, kung outdoor talaga, yun ang kailangan mo. 6 hours direct sunlight. If you only have 3 to 4 hours of sunlight a day, pwede kang mag-grow ng green leafy vegetables like lettuce, mustasa, pechay, arugula, ano pa ba? Pak choy, alugbate, ganyan. Saluyot. Pwede ka rin magtanim ng root crops like kamote, radish, beets, mani. Pag meron ka lang 3 to 4 hours ng sunlight a day dun sa garden mo. Pero kung 6 hours naman, at least 6 hours a day yung direct sunlight mo, actually kahit ano pwede maitanim. Okay. Pwede ka rin magtanim on container, syempre. Tsaka, sa sun, kasama na rin dyan ang weather natin. So, meron lang tayong dalawang season. I think summer lang, tsaka rainy season, you know? Hindi naman tayo tulad ng ibang bansa. So, kung sila may 4 seasons, tayo dalawa lang. Ngayong summer, pinakamagandang itanim ay okra, talong, kamatis, hindi ko sure kasi medyo ano sila sa sobrang init. Kailangan siguro partial sunlight lang. Basil, maganda rin ngayon ang mga herbs. Gusto nila mainit. Sa mga green leafy vegetables naman, medyo ingat lang. Dapat partial sunlight lang siya. Kasi masyadong mainit ngayon. Okay, tapos na tayo sa 5S. Review lang, selection, pagpili ng location. Ay, pagpili ng tatanim mo. Grow what you want to eat. Site, location, kung saan mo gusto magtanim. Hindi rin sa gusto, dapat maganda. Maganda yung tataniman mo. May napupuntahan mo siya everyday, kahit 10 minutes a day lang, for sure gaganda yung tanim mo. Size, kung gano'ng kalaki yung tataniman mo, pwede rin namang container lang, or mga litro ng Coke bottles, ganun. So, next is soil. Kailangan fertile ang soil mo. May compost, may mga fermentation na concoctions. Hindi pwede yung normal na soil lang. I mean, yung mga garden soil. May tamang ratio yan sa paghalo ng magandang soil. I-discuss ko yan sa mga susunod nating episodes. Okay, sun. Kailangan syempre ng araw. Review lang, 6 hours per day ang minimum na dapat sunlight na kuha ng inyong mga tanim. Okay, next one is pag-maintain ng inyong garden. So, plant your veggies in proper locations. Syempre, discuss natin yan sa site. Kailangan maganda yung pwesto mo. Magandang sunlight. Ganyan. Know your enemy. Hiwalayin ang peste na nakatulong sa garden. So, may mga pesteng na nakatulong sa garden. At hindi siya talaga peste. Para mga insekto, ganyan.
like these ladybugs. Ladybugs, kinakain niya yung aphids sa mga tanim natin. Ang aphids ay masamang peste. Ang aphids ay nakapatay ng isang halaman, lalo na yung mga dahon ng halaman natin. So, best is know your enemies. Third is keep your plants healthy. Water and fertilize regularly. So, sa watering naman is every afternoon ako nag-water kasi hindi ako nagigising ng sobrang aga. Ayun. During afternoon, mga 4 to 5 p.m. Tapos minsan sa gabi na rin kasi sobrang init ngayon. Para kinabukasan, moist pa rin siya. Fertilize naman. Nagre-fertilize ako every week. Every Wednesday actually. Afternoon din. Pero sabi nila, mas okay daw mag-fertilize ng morning. Early morning, siguro mga 6 bago uminit. Yun. Fertilization, okay na siguro yung compost sa organic gardening, fermented concoctions, ganyan, kalpos for your flowering plants, fertilization, yan. So, next is keep your garden clean. Tanggalin niyo yung mga weeds. Alam niyo naman yung itsura ng mga weeds, bigla na lang sumusulpot yan. Sa mga farmer, naglalagay sila ng mulch. Mulching is the process of maglalagay sila ng plastic sa taas ng ano nila, beds, para hindi mag-grow yung damo. Tsaka mas less na rin sa peste. Kasi ang mga peste, ano yan, tumitira sila sa mga weeds. Wait, may question. Once a day lang watering, Bea. Ako ginagawa kong twice a day. Pagkagising ko ng tanghali, and sa gabi, bago ako matulog naman. Kasi iniisip ko, kinabukasan, may init na agad, so kailangan moisturing. Pero kung morning person kayo, umaga kayo mag-delay before 7, tapos sa hapon ulit. Minsan pwede rin thrice kasi sobrang init ngayon. Depende rin sa weather talaga. Pero pinakamaganda is twice a day, morning and afternoon. Okay, next question for sprouts. 6 hours direct sunlight also. What do you mean by sprouts? Yung mga microgreens ganyan or seedlings? Okay, next. Benefits of urban gardening. So, maraming benefits ng urban gardening. Exercise. Nakakuha tayong active lifestyle dito. Tapos, safe and quality veggies. So, hindi ka na kailangan bumili. Kadalasan kasi ng mga nasa grocery ngayon, tsaka nasa palengke is, nilalagyan nila ng fertilizers na hindi organic. Mga pesticide na hindi organic. So, medyo nakatakot rin. Kailangan natin iwasan rin yun. So, ngayon, pinakamaganda is magtanim tayo. Ayun. I have tomato sprouts and petchay. Maganda sila naka-direct sunlight na. Pero hindi, siguro, itago mo sila pag tanghali, ganyan, sobrang ingit kasi. Kadalasan ngayon, maglelegi siya eh, pag hindi mo siya dinirect sunlight. Nakailang experience na ako dyan. So, benefits of urban gardening, less malnutrition cases para sa mga communities natin na hindi ganun masyadong nakakain, ganyan. Maganda sana na matuto sila magtanim. Secured food source. Nako, lalo na ngayon, may lockdown, so nahihirapan tayo mamili. Ngayon, kailangan natin ma-secure yung ating food source through vegetable gardening. So, ayan. Let's go to our next topic. Coping up with the lockdown. Okay. Kumusta naman kayo? Paano kayo nagko-cope up sa lockdown natin ngayon? Through gardening. Okay, may question. What fertilizer do you use? I make my own fertilizers. Organic fertilizers. Like, yung mga fermented
concoctions like fermented fruit juice, ay fermented plant juice, mga ganyan. Kalpos. Pwede rin vermicast. Gusto ko nga i-explore ang vermicomposting, pero sa ngayon, hindi tayo makabili ng mga supply natin, so medyo mahirap. Kaya, nagko-compost muna ako yan. Mas simpler kasi siya. Starters po ng rooftop gardening, usually direct in tomatoes, basil, eggplants, shed, direct sa sunlight. Will it be okay? How about amount ng water? Marami ba dapat ilinaw? Okay. For tomatoes, basil, eggplants na seedlings, mas maganda siya ngayon, direct sunlight. Pero sana may net yung taas para hindi masyadong naiinitan yung halaman mo. So, amount of water, medyo maraming dilig dapat ngayon kasi ang init eh. Nag-evaporate agad yung water sa soil. Yan, okay. Coping up with the lockdown. So, ngayon, nahihirapan tayo kumuha ng supply, lalo na sa mga magagandang soil. Kahit ako, isang sako na lang natitira ko ng magandang soil. So, medyo nakakaaning din. Sana matapos na talaga agad. Ayun. So, pinakamagandang gawin ngayon is be active sa community nyo. Kung may Facebook group kayo sa village or sa city nyo, salihan nyo na. Pwede kayo magtanong dun kasi makakakuha din kayo ng mga taong din sa gardening. Parang advocate din ng gardening, urban gardening. Pwede kayo magtanungan kung saan makakuha ng magandang soil, magandang fertilizer kung meron man, mga seeds, ganyan. Salamat guys. Ayan, tapos napaba. So, sa container gardening naman, ngayong lockdown, pwede tayo gumamit ng recycled na mga bote. Recycled na mga litro ng Coke, like this. Ito, galing lang sa 1 liter na water bottle. Hinati lang sa gitna. Ito naman is beans, pero kailangan ko rin siya ilipat. Sitaw. Kasi hindi siya pwede dito. Ginawa ko lang siyang starting pot para lumaki bago ko siya ilipat sa soil. Okay, may tanong, anong magandang mix ng soil or kahit garden soil lang? Sa ngayon, okay na yung garden soil, pero mas maganda sana kung may mix talaga. Magandang mix ng soil is one part cocopeat, one part vermicast, one part garden soil, tsaka one part CRH. Yan, maganda. Kasi meron na siyang pataba, meron pa siyang pantanggal ng peste, yung CRH, carbonized rice hull, sinunog na ipa. Maganda yun pang tanggal ng peste. Tsaka mas maganda yung drainage ng roots. Teka, susulat ko para intindihan nyo. So next, so coping up with the lockdown, ayun nga, mag-join kayo ng mga community nyo, local communities within your area, your village, your city. Look for other people na nagtatanim din, kung saan sila nakakuha ng lupa, saan sila nakakuha ng fertilizers, seeds, yan, mahalaga yan. Dito sa Las Piñas kasi nakakuha ko ng seeds sa munisipyo. Tinawagan ko lang sila, so willing to help naman sila. So, soil. Okay. Sagot muna ako ng questions. Ito, may nagsabi na si Miss Leia. Check out Kai Farm sa Silang, Cavite sila. They sell and deliver organic soil per kilo and organic plant food. Oh, nice. Kaso, dito sa amin ngayon, medyo naghihigpit sila sa lockdown eh. Las Piñas nga pala ako. Ayan, sa mga taga Cavite, check out Kai Farms. Palink na lang dito ng Facebook page nila para sa mga ating viewers. Okay, next question.
kay Miss Marian Tonieta. Need ba lagi starting pot pa or pwede naman direkko po? Ay petrekko agad po malaki. Malaking pot kung saan ko itatanim. Actually, pwede rin naman talaga siyang i-direct na. Pero sa situation ko kasi ngayon, may dogs ako na inaapakan yung mga seedling ko. So, nililipat ko muna sila dito bago ko sila ilipat sa planter box. Ayun, pwede mo siya ilipat na sa malaking pot. Where can I turn my compost? 2 weeks old na siya. Tanong ni Miss Leia. 2 weeks old. Bokashi ba yan or normal composting lang? Tanong ni Mr. Ronnie Kizon. Para saan po ang ginagamit ang loam soil? So actually, ang loam soil, matabang lupa din yan. Same as mixed garden soil na yan. So maganda rin siya. Maganda rin siya sa ating mga vegetables. Tanong ni JC, thanks. Wala na kasing lupa dito sa bahay, kaya I'm trying hydroponics. Anyways, have you tried Master Blend Natsol aside from snack? Yes, I tried Master Blend na. Yung Master Blend for lettuce and for green leafy vegetables, okay din siya, mas mura siya. 160 is for 5 sets na yata. So, isang set for 25 liters na tubig. Pwede na rin. Tumatagal din siya. Mas mura siya sa snap. Pero mas gusto ko yung snap kasi nakahalo na siya. Hassle-free na. Okay, tanong ni Miss Mariel Mendoza, pwede po ba DIY ang CRH or need to buy? So, hindi ko pa siya na-try isunugin yung rice hull, palay. Pero I think pwede siya. Pwede siya i-DIY. Kung meron ka ng fresh na palay. Yun. Normal composting. Okay, medyo matagal pa yan. Actually, 3 months nga dapat ang normal composting eh. Bago siya mag-decompose. So, para mapabilis, nilalagyan nila sometimes ng vermicast or ng ibang compost para ma-decompose siya ng mas mabilis. So, normal composting, haluin mo lagi yung ano mo, yung compost mo every week. Then moist mo ng water every day para mas bumilis ang composting niya. Okay, next question. Miss Jenny Romero Salud, may we see your garden later? Sige. Later. After ng Q&A natin. Yun ang finale natin. So, another question. Nag-Q&A na tayo eh, no? Hindi, mas okay naman to. Para kamustahan tayo. Tanong ni Mr. Spady Mardi. Ano po prefer nyo gamitin? Mixed soil or loam soil po for veggie seedlings? So, actually, hindi pa ako nakagamit ng loam soil kasi wala dito sa amin. Mixed soil ang ginagamit ko. Ito ang magandang mix na soil. Sulat ko lang ah. 1 part garden soil. Based lang to sa experience ko. Compost or vermi. Ayan, nasend na ni Miss Leia yung Kai Farms. Check out yun na lang sila sa mga taga Cavite. Thank you. 1 part loco peat. 1 part CRH. Okay. Ito. Ang magandang soil mix is nagko-compose ng 1 part garden soil. Ito yung normal na soil lang. Pero dapat, sifted. Wala yung mga bato. 1 part compost or vermicast. Matabang lupa yan, yung vermicast. Kasi tayo siya ng African nightcrawlers, yung mga bulate. Friendly bulates. 1 part cocopeat or cocoquire, kung ano meron kayo. Then 1 part CRH, carbonized rice hull or sinunog na ipa.
tayo ng mga questions. How do I use volcanic ash? I collected ng talb eruption. Ako rin, nakapag-collect ako ng volcanic ash. Hindi ko pa siya nagagamit ngayon kasi medyo takot ako. Kailangan ko pa siya i-research. Maybe next episode natin, discuss natin yan. Okay, no more questions. So, balik tayo sa ating discussion. Next is, yung mga, kung mag-container gardening kayo, ang recommended container size is 4 talong, tsaka fruiting, flowering plants like tomato, talong, okra, ganyan. Gumamit kayo ng 5 gallons na lalagyan. So, 5 gallons, parang yun yung mga lalagyan natin ng tubig na dinideliver. Ganun kalaki. So, medyo malaki siya. Kung may mga sira kayong balde, ayun, pwede, botasin nyo lang yung ilalim. O kaya, malalaking pot talaga. Pwede naman sa maliliit na pot, pero hindi mo ma-maximize yung potential ng vegetable mo. So, magpo-fruit naman siya, magpo-flower siya, bibigyan kanya ng bunga, pero hindi ganun karami or kaganda. Ito sa mga fruiting flowering plants, 10 to 12 inches in height, so almost 1 foot. Medyo mataas din siya. Ayun lang, yung kailangan yung tandaan doon, pag fruiting flowering plants ang gusto nyo itanim, mas malaking talagyan para ma-increase ang potential ng halaman nyo. Okay. Sa greens naman, leafy greens tulad ng lettuce, mustasa, kale, arugula, ano pa ba? Petchay. Yan, mga leafy greens, 1/4 gallon. So pwede na siguro yung mga 1 liter na bottle, mga water bottle natin, 1.5 liters, 2 liters. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga nagawa naming recycled na containers. Okay. May dalawang system pala ang pagtatanim. Meron tayong raised bed or container gardening, soil gardening, and hydroponics. Yun. So, balik tayo sa question and answer. Paano po kung walang vermicast yung mix? Okay na yung compost. So, magsimula na kayo mag-compost, guys. Tanong ni Miss Cora Partosa. What about maintenance for vegetables? What kind of organic fertilizer do you use? Okay, maintenance naman. Siyempre, kasama dyan ang pagtatanggal ng weeds. Pag-check kung may mga peste. Tsaka pag-i-spray ng mga organic insecticides para maiwasan natin yung mga peste. What kind of organic fertilizer do you use? Yun, meron akong seaweed foliar fertilizer. Ginawa ko lang siya gamit ang seaweed tsaka molasses. And meron din akong kalpos for my flowering plants. Tsaka ngayon, nagko-compost na ako kasi dati di ako nagko-compost kasi takot ako sa bulate. Pero ngayon, medyo tinatapangan ko na sarili ko kasi kailangan natin ng fertilizers na compost at vermicast. Organic fertilizer, ano pa ba? Yun lang, yun pala ang nagagamit. So, sa mga next nating episode, siguro magtuturo na ako paano gumawa ng organic fertilizers. Okay, next question. How to start hydroponics? Actually, meron akong blog post tungkol dyan. Nasa website ko. Check out nyo. BeaHardinera.com. Sa Garden Quarantine Series na part. Ganito yung ginawa ko. So, gamit lang ice cream na lalagyan. Linatasan ko siya. Linatasan ko yung takip. Sakto dito sa aking cups. Itong cups na to is styro cups. Pero pwede rin ibang cups kung ano meron kayo sa bahay.
Pinutasan ko lang gamit ang gunting. Then sa loob may water. Water and snap solution. Gamit lang ang ice cream tub. Tapos siguraduhin yung butasin yung ilalim. Dapat yung water sakto lang dun sa sa roots. Kaya kung wala pa kayong roots, hanggang dito siguro. Okay. Try nyo to sa bahay nyo. Then yung gamit kong medium is soil kasi wala na akong kokopit. Pwede rin mga bato actually. Hydroton, pwede rin actually foam. Pag wala ka talaga mahanap. Foam. Nabili ko lang ito sa palengke. Diba? May roots na show. Ano to, kale? Nasa NFT ko. Do you use pesticides, organic pesticides? Yes, organic pesticides. Gumagamit ako nun. So, mga na-try kong organic pesticide is dishwashing soap na may water. Actually, hindi ko alam kung organic siya, pero effective naman siya. Susunod na nagamit ko is mustard seeds, mustasa seeds, na dinikdik. Tapos hinalo sa water. For 1 liter water, siguro 1 tablespoon yung nagamit kong mustard seeds. Dinikdik ko lang. Mas effective siya. Kasi ayaw ng amoy ng mga peste yung mustasa eh. Lalo na kung dinikdik mo pa. Next na gusto ko itry is yung sili na dinikdik. Tapos bawang rin, parang sausawan lang. Tapos haluan mo ng vinegar, tapos water. Yun, siguro matapang din yun. Kaya ayaw ng mga peste, lalo na yung mga langgam. Ako, mga langgam yung kalaban ko ngayon. Kinakain nila yung flowers. Yun. Okay, next question. Kay Miss Rona Grace. Ano pwede use na solution to get rid of ants? Also yung mga leaf miner. So sa leaf miner, hindi ko talaga sila natanggal sa garden ko eh. Kasi medyo marami sila ngayon. Ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga leaves na may leaf miner. Alam niyo yung mga leaf miner? Mga ano yan? Larvae ng flies. Mga lamok. Nagpuput sila ng egg dun sa mga dahon natin. How to get rid of ants. So, sa ants naman, na-try ko yung mustasa seeds na dinikdik, tapos sinalo sa water. Tapos dinidilig ko sa stem, tsaka sa leaves, sa ilalim ng leaves. Pwede rin siguro, pepper, paminta, lagay na sa soil, sa top ng soil yung paminta para hindi na sila makaakyat. Leaf miner, pang maintenance ng tanggal ng leaf miner is yun nga yung spray ng dishwashing soap and water or mustard seed na dinikdik tapos sinalo sa water. Okay, meron pang isang question kay Leo. May I know where can we buy the liquid mixture of for hydroponics? What brand would you recommend? And the recommended ratio of water and other ingredients? So, ayun nga, nakatry na ako ng Master Blend tsaka Snap Solution. Yung Master Blend is US brand siya. I think General Hydroponics yung may gawa nun. Iniisip ko doon, parang for crops na pang US, pang ibang season. So, hindi ko siya masyadong nire-recommend. Mas nire-recommend ko is yung Snap Solution. Snap Hydroponic Solution na gawa ng mga taga UPLB. Kay Dr. Santos. Check out nyo siya sa YouTube. Meron siyang tutorial paano gumawa ng styro box na hydroponics setup. Where can we buy? So ngayon, medyo mahirap eh. Actually, sa Facebook, marami ngayon pag nag-search ka, Snap Hydroponics for Sale. Snap Hydroponic Solution for Sale. Pwede siguro ipalala move or
di mo rin mapipikap eh. So, lalamove lang or grab. Hindi ko lang sure kung open na ang Lazada at saka Shopee sa deliveries. May nakausap ako kagabi, nagbebenta ng Snap Solution. Nagde-deliver na raw sila. Sa Shopee, check out nyo. Ang gamit nilang courier yata is Exposed. Check out nyo na lang yung Shopee or Lazada. What brand would you recommend? Ayun, Snap Solution ang aking na-recommend na brand. For beginners ha. And ratio, water and other ingredients. So, water and solution lang naman yun. Sa 25 liters of water, kailangan mo maglagay ng 50 ml na Snap A and B. Dalawa kasi yan. Hindi mo siya pwede paghaluin, kaya pinaghihiwalay nila. So, paghaluin mo lang siya pag may water na. Tig 50 ml per 25 liters. Actually, ang sentiment ko lang sa hydroponics, medyo mahal siya. Kaya gusto ko rin mag-start ng aquaponics kasi yung isda yung magiging, tayo ng isda yung magiging ano mo, nutrients mo. Pero, tingnan natin kung kaya ko simulan. Okay, next question. Hanggang anong height ba ng tomato sprouts bago i-transfer sa recommended container? So, depende yan kung naging leggy na ba yung tomato seedlings mo or hindi pa. Kung hindi siya naging leggy, leggy, ganito. Mula dun sa soil, yung first leaves niya, sprout leaves, sobrang haba. Hindi yan normal. Dapat mga ano lang yan, 1 inch, 2 inch, 2 inches. Kung leggy na, siguro kailangan mo na talaga siya ilipat kasi mas lalo siyang babagsak. So kahapon sa test broadcast natin, pinakita ko kung paano magtanim ng mga leggy na halaman. Kailangan mo siya itanim hanggang dito siguro. Pero yan, yung tomato sprouts mo, ang recommended height is 2 to 3 inches pag gano'n na siya kataas. Tsaka madami na siyang leaves. Siguro mga 4 sets of 2 to 3 sets of leaves na. Okay, shout out kay Cheng, nanonood siya ngayon. Shout out kay Ephraim, watching, thank you. Kay Maki, thank you. Regan, thank you. Okay. Okay, thank you rin, Leo. So, gusto ko lang ikwento ba't ako nagsimula mag-garden. May friend kasi ako, si Jamie dati. Mga 2018 yata yun, 2017. Natuwa ako sa post niya sa hydroponics, kaya ako nainganyo magtanim. So, bumisita ako sa kanila. Ang ganda ng mga hydroponics, ano nila, hydroponics setup. At nakakapag-harvest talaga sila ng lettuce, ng tomato. Isipin mo yun, lettuce, makakapag-harvest ka sa bahay mo. Diba? Sayan nun. So, kaya ako nainganyo mag-aral, mag-seminar ng mga hydroponics setup. Ay, bumili pa ako ng setup para ma-start lang. So, ayun. Kung gusto mo talaga mag-garden, maraming ways. Maraming ways para magsimula. Ayun. So, after nun, ang dami ko nang naging tanim, basil, nag-try ako ng kale, nag-try ako ng arugula, nag-try ako ng lettuce. Siguro may time nun na namimigay na ako ng mga tanim ko kasi sobrang dami, lalo na yung basil. Yung pesto namin sa bahay na nasisira na lang kasi umay na kami sa basil. Nakakatawa talaga siya. Nakakatawa talaga magtanim. Kailangan mo lang magsimula. Kaya naging advocacy ko rin yan yung pagtuturo ng pagtatanim. Pag-garden, lalo na sa bahay natin. Lalo na ngayon, lockdown tayo, tsaka may crisis. Kailangan talaga natin magkaroon ng food security. Mabubuhay ka naman sa gulay eh. Dami ang mga vegan eh. Natry ko na rin yung pagiging vegan, kaso feeling ko hindi ko pa siya kaya. Darating din tayo dyan. Ayan, tanong ni Miss Marielle.
Namumunga po ba ang veggie plants kahit walang fertilizer? Na-try ko na yan. Hindi ako naglagay ng fertilizer sa mga veggie plants ko. Nagbubunga naman siya. Tulad ng kamatis, nagbubunga siya. Nagpa-flower lang siya actually. Pero hindi siya nagpo-pollinate. Hindi siya tumutuloy. Nalalaglag yung flowers. So, I think kailangan talaga mag-fertilize. Kailangan talaga ng matabang lupa. Na-try ko na rin yan sa talong. Hindi ako nag-fertilize. Nasa container pa siya. Nalalaglag din yung flowers. Hindi tumutuloy ng bunga. Okay, next question. Meron pala akong blue ternate. Mga dalawang dangkal pa lang yung taas niya. Pwede na bang i-prune para dumami or hayaan ko lang? Ayun, actually, kailangan mo lang siya. Hayaan muna. Humaba. Darating din ang tayo magbubunga yan. Yung sa akin dati, naka 6 na plants ako sa harap ng bahay namin. Sobrang nakakainip kasi ano lang siya ng ano, parang nagbabine out lang siya. Naghahanap lang siya talaga ng kakapitan. Tapos ang tagal ng flowering niya. So after mga 2 months, nag-flower din siya. Nag-sprout din yung mga ano niya, pods. Nagkaroon din siya ng pods. Nagkaroon din ako ng seeds. Ngayon, tuloy-tuloy na siya. Nakakatuwa rin. Kumusta naman kayo guys ngayong lockdown? Kumusta naman ang inyong pagtatanim? Kung di pa kayo nagsisimula, simulan nyo na. Now is the best time to start. Marami tayong oras ngayon kasi lahat nag-home, home-based work. Okay, another question. Yan. Keep the question coming. Para masaya ang ating live stream. Question. Pwede rin ba sa backyard gardening yung sweet potato? Have you tried? Yes. Pwedeng pwede. Actually, yung sweet potato, kamuti nga namin, nasa sako lang eh. Sako lang talaga siya. Parang nilagyan ko lang ng soil, tapos tinanim ko na dun yung kamote, tapos tabo na ng soil. Ngayon, ang dami na niyang kamote, tapos nakakatuwa. Try mo. Pero kailangan mo muna pasproutin yung kamote. Kung bumili ka ng kamote sa palengke, pag uwi mo, lagay mo siya sa paper bag, tapos itago mo sa cabinet or sa drawer, sa madilim na part, saka hindi ganun kainit. After mga 1 to 2 weeks, may sprout na yan, check out mo. Tapos pag may sprout na, I mean sprout, yung parang may dahon-dahon ng maliit, saka may maliit na na sprout. Sprout talaga. Pwede mo na itanim yun. After 1 week, magkakaroon na yan ng dahon. Okay, question. Paano malalaman kung overwatered ang plants? Para siyang nalalanta. Nakabagsak siyang ganito. Para nakaganyan. Palungkot. Ganyan, malalaman mo pag overwatered ang plants. Magwa-water ka lang ng plants when soil is dry. Yun ang pinakamagandang time para mag-water. Huwag kang mag-water pag medyo moisty pa yung yung top. Ibig sabihin may water pa yan. Mga overwater talaga. Okay, another question. Ilang days dapat nasa ilalim ang seeds waiting to sprout? Okay. Depende yan sa seeds eh. Sa varieties ng seeds mo. Sa experience ko, mas madaling mag-sprout yung mga leafy greens. Mustard, lettuce, etchay, mabilis yung mag-sprout. Tsaka ano pala, beans. Ito. Mabilis yung mag-sprout. Tapos may mga seeds din na matagal mag-sprout. Tulad ng parsley. Lahat lang herbs. Na-try ko na. Cilantro. Basil, medyo matagal mag-sprout yan. So, kailangan mo ng patience. Sa lilim ang seeds waiting to sprout, mga 2 to 3, siguro 1 to 2 days. Kasi yung ibang seeds, nag-i-sprout na agad eh. Kahit overnight pa lang.
some tips para gumanda ang inyong garden. Mag-start kayo small. Start small. Container gardening muna. Tsaka sa pag-fertilize, remember na feed the soil, not the plant. Yung soil kaya dapat ang gawin nating fertile kasi nandun ang roots. Yan ang parang heart ng ating halaman, yung roots. Pag yan naputol or nag-rot, root rot, wala, mamamatay talaga yung halaman mo. Okay, answer lang tayo ng questions. Kay Leo, have you tried planting black pepper and peppercorn? Hindi pa, hindi ko pa na-try. Pero gusto ko yan. Parang alam ko yung mga pepper, black pepper, ano yan eh. Mas madami siyang tumubo sa mga malalamig na lugar. Kasi nakakita ko dati sa Tagaytay, tsaka sa Silang. Ilang weeks po bago mag-sprout ang sili. Naku, matagal yung sili. Minsan umabot ako dyan, 2 weeks bago nag-sprout. Medyo nakakawalang gana na siya. Pero pabayaan mo lang siya, tsaka water mo lang lagi, mag-i-sprout din yun. Kahit yung mga seeds na galing lang sa sili mismo, yung di mo na kailangan bilhin, patuyuin mo lang yun, tapos ilagay mo lang sa lupa, tapos diligan mo everyday, mag-i-sprout yan, matagal lang. Pinakamatagal is 2 weeks siguro. Tsaka lagyan mo ng konting dasal. Okay, question. How about yung kalabasa? Any tips on how to plant? Okay. Yung kalabasa, kaka-start ko lang siguro 2 weeks ago. Nagpa-sprout lang ako ng kalabasa seed galing sa kalabasa rin. Kalabasa na fruit mismo. Hindi na ako bumili. Ayun, isa lang yung nag-sprout. So, okay na rin. Mabilis lang siya mag-sprout actually. Tapos, pagkalabas ng 2 true leaves, nilipat ko na siya sa soil. Sa as in planter na. Kasi hindi siya pwede sa container lang. Kailangan yung container mo dun malaki. Kasi ang lalaki ng bunga ng kalabasa, diba? So, isipin mo kung maliit lang yung container nun, parang hindi na kaya eh. Hindi kaya lumaki yung roots or parang kulang yung nutrients mo. So, ilipat mo na siya sa planter box, raised bed, or mismo sa lupa. Ayun, di pa ako nakapag-harvest ng kalabasa. Kaka-start ko pa lang. Pero sabi nila, heat resistant daw yun. Summer veggie din siya. Mabilis tumubo. Kaya magtanim ka na. Another question. Pag may sprout na, pwede na i-expose sa sun? Yes. Expose mo na agad sa sun. Pero kailangan mo siya lagyan ng tray sa ilalim. Ng tray ng water. Siguro mga 1/2 inch water. Sa ilalim para hindi siya masyadong masunog. Okay, next. Tanong ni Reagan. Yung eggshells kapag nag-hard boil, pwede pa rin ba yun? Pwedeng pwede. Pwede yan, Reagan. Dikdikin mo lang siya. Dikdikin or yung blender. Pwede mo na siya i-blender at sinyo mismo. Talagang fine na siya. Kahit ibudbud mo lang yan sa lupa. Pataba na yan. Okay, dami natin tanong. Nakakatawa. Tanong ni Kendrick. Yung okra seeds ko umabot ng 10 days bago nag-sprout. When 3 to 4 days lang daw po yung expected. Anong reason why mabagal yung sa akin? So, madaming reasons yan. One is, siguro, hindi siya masyadong moist. Or may mga seeds talaga na mabagal tumubo. Sa likod ng mga seed packets natin, makakita tayo ng germination rate. Or may mga detail din kung gano'n siya katagal bago mag-sprout. Kung gano'n siya katagal bago mamunga. Yan. Depende talaga yan sa seeds. Sa pagtatanim natin, kailangan talaga natin ng patience. Pero okay lang yun. At least nag-sprout siya.
mas nakakalungkot pag hindi siya nag-sprout, di ba? Okay, another question. Teka, medyo mahaba. I have seeds which are more than a year old, which I have stored just in a container placed in our garage. I was able to open some of my seed envelopes and planted them before, but stopped using them when I got too busy to plant. Are my old seedlings, my seeds still useful? I have tried planting some, but I have been waiting for more than a week now and haven't sprouted yet. Okay, anong seeds yan? Ano yung mga seeds mo? Para ma-check natin if kaya pa ma-revive. Another question. May list ka po ba ng veggies for container gardening? Wala pa, pero gawa tayo ngayon. Nilista ko. For container gardening, for 1 liter, 2 liters container. 1 leafy greens and herbs. Para sa mas marami namang liters ng container, 2 gallons. 5 gallon. Or pwede rin sako actually. Container pa rin siya. Pinakamadali yung sako. Bili lang kayo ng sako sa mga tindahan ng bigas. Hey. Flowering. Nanonood si ate. Ate ko. Hi girl daw. Hello. Okay. Ito. Discuss ko lang yung mga vegetable list na pwede natin itanim. So, sa 1 to 2 liters container, like Coke bottles, water bottles na 1 liter, ganyan. 1 liter, 2 liters pababa. Pwede tayo magtanim ng green leafy veggies or herbs. Green leafy veggies, mga lettuce yan, kale, ulit-ulit. Kale, mustasa, arugula, petchay, anong maisip natin na green leafy greens, kung anong meron kang seeds, spinach, mustasa, petchay, parsley, celery, pwede yan. Kinchay, wansoy. Herbs din. Pwede. Siguro basil, pwede rin. Pero hindi siya ganun lalaki. Pero leaves lang naman yung kailangan natin. So, pwede na rin. Prune mo lang lagi. Rosemary, pwede rin. Or oregano, pwede rin. Siguro yung mga hindi talaga nagpo-fruit, nagpo-flower, pwede yan sa maliit na container. Next, yung mga 2 gallons to 5 gallons na lalagyan. Pwede yan, mga flowering and fruiting veggies like tomato, beans, sitaw, beans, kasama yun sa beans, ano pa ba? Talong, okra, ayun. Hello, Adak. Miss you too. Ayan. So, kung may question pa kayo, lagay nyo lang sa comment section. Ayan, tama yung sabi ni Miss Rosario. Various herb like basil, purple basil, parsley, flat leaf parsley, wansoy. Pwede yan sa mga container.
Kahit 1 liter, pwede yan. Sa mga nanonood, follow nyo si Don Bustamante, Urban Gardening. Makakita kayo ng mga ideas doon. Sina-follow ko rin siya. Marami siyang mga ideas sa container gardening kasi advocate din talaga siya. Saka nag-seminar siya ng mga tawag dito? Organic pesticides, organic fertilizers. Talagang gumagawa sila. Taga-Tagig siya, I think. Thanks, Kat. Mamaya, manunod ako kay Bonnie. Thank you. Okay. Nakaka 45 minutes na pala tayo. 15 minutes more. One hour session lang muna tayo today. Mga taga-Laspiñas, kung gusto niyo ng seeds, kuha lang kayo sa City Agriculture natin sa munisipyo. Meron din ako seeds kung gusto niyo, kaso taga-Pilar ako. For pick-up nga lang. Pwede siguro lalamove for grab. Let me know kung ano pang gusto niyong malaman sa para sa mga susunod nating episodes. Siguro pwede ako gumawa ng mga concoctions or fertilizers next time. Drop in your questions lang. Sino sa inyo nakatry na ng Epsom salt? Epsom salt, maganda siya for flowering plants. Ginagamit din sa calamansi plant, ha? Tomato, lahat ng flowering plants para mag-flower siya. Yung Epsom salt, i-dissolve nyo lang sa 1 tablespoon yung Epsom salt, i-dissolve nyo sa water. Tapos sa 1 liter water, tapos papandilig nyo na. After siguro 1 week, mag-flower na yung mga flowering plants nyo. Ganda rin. Hindi ko akalain na pwede pala yun. At saka, pwede rin pala vetchin. Mga Ajinomoto vetchin. Huwag niyong kakainin. Pakain niyo lang sa plants niyo. Maganda siya for flowering. Ay, tanong ni Regan. Yung mga mayroong chia seeds, pa-sprout na lang din. Ano? Yes! Hindi ko pa siya na-try. Pero gusto ko siyang i-try baka bukas. Pa-sprout tayo ng chia seeds. Same as microgreens lang naman siguro. Gamit ko pala sa microgreens pa nagpapa-sprout is cheesecloth. Kung meron kayong cheesecloth. Check out niyo yung page ko. Meron akong picture dun ng pagma-microgreens. Tinrip ko din siya actually dati. Nagsusupply ako sa mga restaurant ng microgreens. Pero sa this year, tinigil ko muna kasi hindi ko siya maasikaso masyado. May tanong ni Justoni Santella. Pasok din po ba sa 2 to 5 gallons ang patatas? Yes. Pasok na pasok yan. Sa patatas naman, ganun din. Same as kamote, pa-sprout mo muna ng maliit na sprout siguro. Tawag ko doon mata or eyes. Pag naka-eye na siya, so pag nagka-konting ano na, yung white, pakita ko sa inyo next time. Dun, tanim mo na yan. 2 to 5 gallons, pwede yan. Pwede rin sako. Mamaya mag-tour tayo sa garden ko. Sana hindi pa gano'ng kadilim. Okay, tanong ni Kendrick Villaruel. Yung mga gumagapang po, like ampalaya, cucumber, pwede din po ba sa container? Pwede rin. Pwedeng-pwede yan. Ano rin kasi yan, flowering and fruiting veggies. Next time, mas magiging technical tayo sa discussion natin.
didiscuss natin siguro yung mga family ng veggies. Kung saan family ang palaya, saan family ang cucumber. Pwedeng-pwede yan, ang palaya cucumber. Tanong ni Spady Mardy, ano po ibig sabihin ng pruning? So, pruning, ibig sabihin yan, pagpuputol ng top na stem ng isang halaman. Pag maganda yan sa basil. Pag pinurun mo ang basil, kunwari, ito yung mismong ano niya, mismong tangkay niya. Putulin mo siya sa taas. Tapos harvest mo yung taas nun. O kaya, pwede mo rin ipropagate. Ang mangyayari pag pinurun mo, tutubo siya sa ilalim. Hindi siya parang straight lang. Tutubo siya sa ilalim. Parang pinipigilan mo yung growth niya sa pataas para mas mag-concentrate siya sa babang part. Kaya para din mas tumaba siya. Kaya ano yan ang pruning? Isa yan sa pinakamahalagang ginagawa ng mga gardener. Sige, mag-garden tour na tayo kasi 10 minutes lang tayo. Simula tayo dito sa bago kong garden part. Hindi ko pa siya nalalagyan ng soil. Kahapon ko pa, ay hindi ko pa nalalagyan ng seedling. Kahapon ko pa lang siya nalagyan ng soil. Yan. Top siya nung 6 liters na bottle. Minibigay lang sa akin yung mga bottle. Recycling na rin siya. Yan. So, meron ako dito mint. One liter bottle lang din yan. Nahingi ko lang yung planter na yan kay Mom's Garden, Tita Terry, kapitbahay namin. Okay, next. Kangkong. Tumutubo na siya. Stems lang siya ng kangkong. May butas. Saan? Okay. Sa ilalim po ang butas. Pakita ko ang butas. Ta-ding! Butas po sa ilalim. Ito rin. May butas sa ilalim. Kailangan niya ng butas kasi kailangan well-drained ang iyong lalagyan. Ay, ang top ng bottle. Wala, ano lang siya, putol. Putol lang siya. Okay. Ito, okra. Nasa 6 liters na lalagyan. Hindi na siya tumaba. Feeling ko kasi, mas gusto niya talaga sa lupa talaga. Raised bed, ganyan. Ay, ito yung aking mga seedling. Napalaki ko lang sila, pwede ko sila ilipat. Kasi aapakan ng aming magaling na aso. Pag inihiyaan ng pusa or aso ang pot, papalit ka rin ba ng soil? Problema kasi sa amin ang maraming pusa. Hindi ako nagpapalit. Dinidiligan ko lang siya. Hanggang ma-drain talaga. Kasi ang ihi ng hayop, medyo mataas sa ano yun. Nitrogen ba? Basta nakakasira din siya talaga ng halaman. So, kailangan mo siya diligan hanggang mag-drain. So, ito napakita ko rin kahapon sa test broadcast natin. Kangkong, parang nakataas siya. Feeling ko wala ng water. Ah, meron pa, pero konti na lang. Ano na to? 3 months na to. Itong kangkong. Okay, yung nagtanong kanina ng seedling ng tomato, kung gaano kataas. Ganito dapat ang ideal na taas. 2 to 3 inches. Tsaka tingnan mo yung set of true leaves niya. 1, 2, 3. 2. 2 sets pala. Okay. Tsaka ang pagkakaiba ng true leaves sa sprouting leaves is, ang sprouting leaves ay yung
unang leaves na nag-i-sprout sa seed. Ito, nasa baba. Hindi siya talaga kamatis eh, no? Hindi dahon ng kamatis. Ito ang totoong dahon ng kamatis. Kaya siya true leaves. Ganyan mo siya ililipat pag lumabas na ang true leaves niya. Kahit one set pa lang pala, pwede na yan. Okay. Ito ang aking arugula. Pinus ko kanina. Mint, galing sa Landers. Diba? At naparami ko siya. Ito na siya ngayon. Dami, diba? Hydroponics yan pala. Saya mag-hydroponics. Ang bilis tumubo. Water. Ayan siya. Okay. Ito, aking isa pang ginawa sa containers. Mas mataas naman kaysa doon sa kanina. Ilagyan ko ng basil. Tumubo naman siya. Ito pa, isang ginawa ko sa container. Ito, galing kay Tita Terdin to. Siya ang gumawa niyan. Yan, mga ideas lang sa inyong garden, recycling. Yan, actually yan, recycle din yan. Kasi tinatapon na lang yung mga styro eh. So, kukunin mo siya. Styro ng grapes to. Mga baso, recycling din. Ito ang aking mini vertical garden. Puro arugula. Meron din pala akong bokashi. Ayan, bokashi. Nakuha ko siya sa Bokashi Pinoy sa Facebook. Check out nyo. Nag-deliver sila ngayon. Magandang start to. Itong isang set kasama itong Bokashi brand or IPA. Nasa 700 yata. Maganda itong Bokashi kasi anaerobic siya. Ibig sabihin, basta, kalimutan ko. Basta yun, kailangan niya ito. Kailangan niya ng IPA. Bokashi brand ang tawag dyan. Laking tulong din yan. Kasi yung mga peelings, yung mga pinagtalupan ko ng fruits tsaka vegetable, dyan ko siya nilalagay. Tapos, may juice na na-extract sa ilalim, kaya siya may spout. May juice. Tingnan natin kung meron na. Wala, wala pa siya. Yung juice niyan, pwede siya ipang dilig. Yung 5ml, ihahalo mo sa 1 liter ng tubig. Tapos pandilig mo sa halaman, sa soil. Maganda rin siya, may good microorganisms. Social. Yan, mag-bokashi na rin kayo. Bokashi Pinoy, composting, shout out. Pero hindi nila ako nilibre dyan. So binili ko pa rin siya. Okay lang. Promote tayo ng friends. Okay, mga sibling ko. Hindi ko pa siya nalipat. May corn na pala, oh. So, kaya, kasang ko kaya ililipat yan. Laki niyan. Sa baba niya, meron akong compost. Gawa na rin kayo ng compost bin nyo. Ano lang yan, mga dried leaves, mga karton, sa mga brown materials, paper bag, mga pinagtalupan, lagay nyo lang dyan, dump nyo lang, tas saluin nyo, tas diligan nyo din. Ito ang aking mga turmeric. Saan yung luya? Tinanim ko rin yan. Tagal na yan, mag-iisang buwan na yata, hindi pa rin sa tumutubo. Pero na-research ko, naapot daw ng 1 year bago siya tumubo. Ito. Ito yung sinasabi kong kamote. Nasa sako lang, di ba? Wheat flour. Sako lang siya. Tingnan niyo naman, gano'n nakadami yung kamote tops. Ano bang magandang luto dyan sa kamote? Pwede ba gawing ano yan, juice?
First time ko magtanim ng kamote. Sobrang dami. Isipin mo, papakainin ka na ito ng isang linggo. Kamote nga lang. Pero okay na rin kaysa wala. Okay, next is my bell peppers. Yung bell pepper na maliliit to eh. Then, italong. Ito, aking mga favorite ngayon. Ngayon naman sila oh. Pakainin ka na niya ng 3 days. Isang talong, isang araw. Diba? Kaya mag-garden na kayo guys. Simulan nyo na. Okra. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Gawin, ang dami. Dami pala. 5 okras. Diba? Fresh na fresh. Organic pa. Madali lang magtanim guys. Ako nga kaya ko eh. Nagsimula lang din ako ng wala akong alam. Trial and error din. Kaya ngayon nagtuturo na ako. Para sa mga ngayon wala tayong ginagawa. Walang masyadong work. Hindi kumakain sa labas. Hindi makalabas. Mag-garden na lang tayo. Ayun, blanch mo pang kamote. Tapos sausaw mo sa bagoong at kaming kalamansi. Sili at kalamansi, sarap. Nagutom na tuloy ako. Kamote tops is good with sinigang. Oh, pwede rin pala sa sinigang. Sige, meron na akong substitute sa... Okay, nawala yung internet natin. So ngayon, we're back. Nawala yung internet natin, guys. Lumayo yata ako sa wifi router. Nasa likod na kasi ito. Andiyan na ba kayo ulit? Continue natin ang ating tour. 5:50 na pala. Naka 1 hour 10 minutes na halos tayo. Kailangan po ba mag-set up ng panggagapangan pag ampalay ng veggie? Yes, kailangan mo mag-set up. Meron ako ampalaya dito. Crawling, ano kasi siya eh, crawling plant siya eh. Paan pala yan. Nalagyan ko pa lang siya ng kagapangan dyan, pero kailangan ko pa yan lagyan pa akyat sa pader. Hindi ko pa nagagawa. Yan. Okay, ito naman yung mga basil. Nilipat ko dito yung mga basil para lumaki sila. Sa nagtanong pala ng kalabasa kanina, ito yung kalabasa. Kalabasa ko. Ta-ding! Sana lumaki agad. Nakaka-excite talaga magtanim. Solid yan pag nagmumuha na siya. Ito naman, pipino. Pipino. Cute pa sila. Basil. Tay basil. Basil, basil, basil. Ito, garden soil galing sa nag-landscape sa amin. Pero papatabain ko pa yan. Hindi pa yan pwede. Gamitin. Ito naman, blue turnip. Oo, kailangan lang ng oras para dumami ang tanim. Ayan. Turnip flowers waiting. Nasa container. Talong. Beans yung nasa likod. Bush sitaw yan. Nasa likod. Naka-ready na yung crawling ano niya. Kahit bush lang siya. 2 feet lang tataas yan. Pero nilagyan ko siya pang crawl. Matry lang. Pero magkatanim din ako dyan ng French beans. Nag-sprout na yung French beans ko. Okay. Okay, yun na. Aking garden tour. Okay, hindi ko ma-flip.
para magpaalam na. Ayan. Hi guys, thank you sa pagbigay ng oras sa akin para sumahan ako sa trip ko ngayon. Diba? Saya din naman eh. Lalo na ngayon, lockdown. Sama-sama tayong mabor. Joke lang. Teka, may last na tanong. Ilang beses na ako nagtanim ng BC, lagi na mamatay. Nako, hindi totoo ang black thumb, tsaka mga green thumb, ganyan. Kailangan mo lang ng oras. Oras, mag-research. Mag-research. Magtanong. Magpataba ng lupa. Yan, mga kailangan mo gawin para hindi ka mamatayan ng halaman. Diba? Yan, salamat din. Newbie rin ako dati, kaya willing talaga ako tumulong sa inyo. Kahit from experience lang. Kahit di ako graduate ng agriculture. Puro layman's term lang ang alam ko. Pero pag-aralan ko rin mga technicalities next time. Okay, thank you rin, Mr. Rosario. Next session natin. Ano kaya? Drop your comments kung anong gusto nyong next session. Thank you so much for sharing your experience. Ay, time, knowledge, and experience. Thank you rin. Thanks, Ami. Salamat, guys. Till next time. PM nyo lang ako pag may tanong kayo. Tungkol sa gardening, ah. Hindi ko kaya sumagot ng love life tsaka financial problems. Okay? Bye-bye, guys.